Tapos pa rin na may tuturing ang bilang ng mga COVID-19 vaccines na dumadating sa bansa. Samantalang marami pa rin sa mga Pilipino ang ayaw magpaturok ng proteksyon kontra sa nakakamatay na sakit. Naisip na ni Pangulong Duterte na hindi palabasin muna ng bahay ang mga hindi pa napapakunahan. Desisyon pa nila. Hindi pwede mabas. Samantala, hindi na niya masyadong iniintindi kung lumabas man ng bahay ang mga napakunahan na. Wala na ako. I don't have any about people going out kung bakunado. Eh, what's the purpose of having a vaccine if you're not yung mga bakunado, pwede na kayong pasyal-pasyal. Yung walang bakuna, tumabi mo na kayo. Plano ko, anong gawin ko sa inyo. Ito ngayon, tayo magpapakuna. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayo lumabas ng bahay. Sinabi pa ni Pangulong Duterte na kinakailangan na magkaroon ng patas para sa mga ayaw magpapakuna kung gustong gusto ang paggala-gala. We have to come up with the law managing you guys, doctors who have not been vaccinated. If you not have the law, you will think that can be taken as a result of protection. You have to vaccinate yourself. You will think bakit di na lang natin subukan na magpabakuna? Wala namang mawawala kung susubok ka muna. Huwag ka muna maniwala sa mga tao na mali ang sinasabi na palagi ikaw ay masasawi. Kung ano maging pa siya ng Pangulo ng Pilipinas, sumunod na lamang sana, huwag na lang magmatigas. Madami nga ang namatay pero wala tayong pruweba. Sinasabing COVID dyan, walang sapat na ebidensya. Diba? Ang sabi niya kapag ikaw ay bakunado, kahit saan ka mapunta, ikaw ay laging protektado. Kapag di ka bakunado, sa bahay ka manatili. Mag-ikot-ikot na lang hanggang buhok mo pumuti. Magtiwala, magdasal na lamang tayo sa taas na makuksa ang pumakalat na sakit sa Pilipinas. Vaksin na kontra COVID para tayo'y mapaiwas. Yan ang nais ng Pangulo para tayo'y maligtas. Madami ang mga may ayaw, bakit di na lang subukan? Bali-balikan sa bakuna, daming nahirapan. Bakit pa pinapatupad kung kamatayan ng hantungan? Huwag na po tayong kumontra bagus tayo'y magtulungan. Bakit ang daming mga tao ang ayaw sa bakuna? Aprobado ng Pangulo, ang daming mga kumontra. Madaming naninira, mga ayaw sa bakuna. Dahil lang ba sa balita, mga pinagsasabi, akala mo ay totoo, walang kasiguraduhan. Mga pinagsasabi nyo sa Pangulo na lamang kayo maniwala at manali. Dahil siya ang may alam na mga dapat na gawain. Mga ayaw sa bakuna, sa bahay ka na muna, manatilit, manahimik, makinig ka ng balita. Simple lang naman ang gusto niya, lahat magkaisa na mapuksa ang pumakalat na sakit sa ating bansa. Maraming makukulit, bakit ayaw sumunod? Basic lang ang protocol, bakit di nyo nasusunod? Kailangan pa ba na magkahigpitang pangmuli na masabi nyo naman na hindi ganong kadali? Nabalikan yung panahon na tayo'y nakakulong, na halos isang dekada na tayo na ganitong nagihirap sa bansa. Kailan mapupuksa yung iba nagluluksa dahil hindi makawala? Kaya huwag magmatigas, sumunod na lamang tayo. Simple lang ang kanyang nais, bakunado dapat tayo. Mapapasa na all kapag ikaw ay bakunado. Malayang lumabas kahit saan mo pagustuhin na dumayo. Bakit ang daming mga tao ang ayaw sa bakuna? Aprobado ng Pangulo, ang daming mga kumontra. Madaming naninira, mga ayaw sa bakuna. Dahil lang ba sa balita, mga pinagsasabi, akala mo ay totoo, walang kasiguraduhan. Mga pinagsasabi nyo sa Pangulo na lamang kayo maniwala at manalig. Dahil siya ang may alam na mga dapat na gawain. Mga ayaw sa bakuna, sa bahay ka na muna, manatilit, manahimik, makinig ka ng balita. Simple lang naman ang gusto niya, lahat magkaisa na mapuksa ang kumakalat na sakit sa bansa. Mga ayaw sa bakuna, sa bahay ka na muna, manatilit, manahimik, makinig ka ng balita. Simple